Ngayon, kung kayo pulis, at yan ang nararamdaman ninyo, yung kayang civilian, asawa na namatay ng asawa, o magulang na na-rape yung anak, at alam, walang hustisya makukuha sa ating pamahalaan. At dahil dyan, vigilante killing ang gagawin. Babawian na lang yung kalaban niya. Baaring kabarangay niya, o kababayan niya, kukuha ng sariling hustisya. Sa tagal ninyo sa serbisyo, marami bang ganyan? In my case po, wala po. Wala. General Bato, same question for you. Meron bang mga kriminal na paminsan-minsan pag kayo magkakasama lang, napag-uusapan rin nyo, hindi ko sinasabing ginagawa ninyo o ginawa ninyo, ha? Yung damdamin lang. Itong mga tao ito, dapat pinapatayin na to, eh. Paulit-ulit na lang yan. Nakakalabas, nabayaran yung judge, nabayaran yung piskal, o kung ano man, whatever that situation is. Napag-uusapan mo na may huntahan ba kayong ganyan? Normal po yan, Your Honor. Normal. Maraming beses namin na pag-usapan yan. Oh, maraming beses. Yung frustration kasi, papasok, na trillion yung matagal yung hearing or yung trial ng kaso, kundi yung talagang complete reversal ng what we expected, Your Honor. Halimbawa, na-dismiss yung kaso, napaka-strong yung case na pinresenta namin. So, frustrated yung police. Frustrated yung police. Yun, mapag-usapan namin. So, mapag-usapan. Dapat pinatay na yan, parang ganyan. Pero hindi namin gagawin yan yun. Alam ko, hindi ko sinasabi gagawin ninyo. Tama. Okay, ngayon. Noong panahon sa Davao, di sinasabi natin naging success story ang Davao. At ako naman, I've had the experience of visiting Davao many times. Hindi lang sa kampanya, kahit nung nanalo na, no? At alam ko naman, by and large, sa kinakausap ko yung mga tao doon, they feel safe on this, in the streets. Okay? Yung personal kong karanasan, which I can share with you. So, ano naging sekreto nun? Posible ba ang sekreto nun? Anong pananaw ninyo, General Bato? Na ang leader natin kailangan may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Importante sa leader natin na may takot ang tao at may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. Mahalaga yun. Yes, okay. Your Honor. Excuse me, Senator Recto. Yes. Your time is up. Yung 10 minutes ba yung tanong ko kasama yung sagot? Can I wind out? Wind up? Ang tanong lang ang time. Yung sagot hindi kasama. So mahaba talaga yun. Ah, ganun ba? Oh, sige. So, okay, one last point, pwede? Sure. One minute? Point latitude. Okay, thank you. Nagugutom na lang si Senator Lacson sa kasi yes. Senator Soto kaya. Pwede naman silang kumain eh, Mr. Chairman. Okay. Let me wind up. So nabanggit ninyo mahalaga, you may kamay na bakal at kung 100 million Pilipino tayo at palagay ko million naman sa Davao din, di ba? Kailangan may takot sa leader ang tao. Yun ang sinasabi ninyo. At meron din sinabi sa akin ang ama ko. Kasi ama ko, diktador din sa bahay namin eh. Kaya may kasabihan sa bahay namin, at ako, diktador din ako sa pamilya namin. Fear is the beginning of wisdom. Kailangan may takot. Ha? Having said that, sa Davao, ang mga tao doon, mahal si Mayor Duterte at may takot kay Mayor Duterte. Tama ba yun? Tama po yung rero. Okay. Dito ngayon, maraming naririnig natin ang Pangulo, binabantaan niya ang mga kriminal. Binabantaan niya ang mga drug pusher, pati ang drug user. Ha? At dahil dito, alam ko rin, tumaas ang presyo ng droga. At in many instances, hindi rin makakuha yung mga user. Bali-balita ko lang. Okay? But on the other hand, mahigit 1,200 na yung namatay. Operations with the police.
mas nababahala ako dun sa 1,800 mahigit yung vigilante killing, yung mga may pangalan, may mga karatula o may mga tape o kung ano-ano pa. Yun ang kapalit. Mahigit 3,000. Pero ang tao may takot. At nabawasan ang droga, tumaas ang presyo. Yun ang kapalit. Sa tingin ba ninyo, yung 3,000 yan, papalo ba yan ng 10,000, 100,000, hanggang anong numero kaya yan? General ba to? Kailangan may continuous yung takot, may shock in o eh. Di ba? Mahirap mag-speculate, Your Honor, kung... Pero kung may 45,000 tayong barangay, at kung sinasabi ninyo, 70%, o isang drug addict lang kada barangay o pusher, 45,000 na yan. Kung isang tao mamatay kada barangay, 45,000 yun. Di ba? Yes, Your Honor. Pero hindi ba siya mamatay yung addict, Your Honor, kung hindi siya lumaban? Pusher na entrap at lumaban? Oo. Pero sabi ko nga, hindi lang naman yung lumaban eh, yung vigilante killing din eh. Di ba? Okay, to wind up, ang sigurang isang mahalaga dito sa ating komite ay tingnan din natin yung kakulangan natin, hindi lang yung gamit ng pulis, kundi yung kulang sa prosecutor, yung kulang sa judges, baka mamaya meron tayong magawa doon, at yung relationship din ng prosecutor at ng mga kapulisan natin to help in building up the case siguro moving forward, no? At huling-huli na lang, General Bato, nakikita na natin na ang ating bansa na pag-uusapan sa buong mundo. Marami ng publications ang sumusulat tungkol sa mga pangyayari dito sa atin, no? I am sure without a doubt, walang utos ang ating Pangulo na patayin ninyo ang mga taong yan. Pero ang hinahanap din ng taong bayan, sinusuportahan namin kayo dahil yung outcome ng ginagawa ninyo sa ngayon nakakatulong sa bayan dahil nabawasan yung mga krimen sa kalsada, tumaas ang presyo ng droga, and in many instances, walang makuhang droga. So congratulations to you on that effort. Pero having said that din, hindi rin natin gusto naman na madagdagan yung 3,000 namatay hanggang umabot yan ng 100,000 kung sakasakali. Ha? At yung pinakamahalaga dyan, yung naintindihan ko, lumaban sa pulis, patayin ninyo. O pinatay ninyo kung kinakailangan. Pero yung vigilante killing, you may win the war against drugs, pero kung mawawala ang respeto ng tao sa law and order, mas malaking problema yon. So thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Senator Recto. We would like to thank very much kayo lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo, sa inyong pasensya at kayo nandito at nagbibigay ng inyong testimony at inyong resources na sa inyong kaisipan at sa inyong mga prinsipyo at sa ating mga batas. But magse-session lang po kami sandali ng 3 o'clock. And hopefully, sabi ni Senate President Pimentel, aagahan niya yung session ng oras. At pagkatapos ng resolution, i-adjourn namin kaagad yung session. Sususpend namin para bukas. In the meantime, siguro mga, para safe, mga alas 4, no? Mga alas 4 po, tutuloy po natin. Pwede na po kayong lumabas muna at magsikain. At alam ko hindi pa kayo kumakain dyan ng konti. Para maayos. Pabalik po tayo ng alas 4. Session is suspended until 4 o'clock in the afternoon. Thank you all very much. Sir, iharap na lang.